mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Halika na, ikay sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan.
sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Boses ng Bat State U, aras off na subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyong number one sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. Iangat ang inig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the voice and rhythm of the sea. 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 Maglalayag na! Ang mga balitang napapanahon at rumaga sa mga isyong nilambag pa sa iba't ibang panig ng ating bansa. Mga impormasyong nakalap sa nakalipas na buong magdamag. Live! Mula sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan. DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang BatStateU-lat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang BatStateU-lat sa Umaga! BatStateU-lat sa Umaga! Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita! Katuwang ang buong pwersa ng DWRS 96.5, the voice and rhythm of the sea. Araw ng Biyernes, October 22, 2021, makasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakpaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simula na ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Narito na nga mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Para sa unang pasada ng mga balita, kusi, sinagot ang mga espekulasyon na tatakbo para sa pagkapangulo si Mayor Sara Duterte Carpio sa ilalim ng PDP laban. Pamahalaan, target na makapagbakuna ng 1.5 milyong mamamayan kada araw. Antigen test na mga hindi residente sa lugar kailangang ipakita sa pagpunta sa sementeryo sa Lubo, Batangas. Ilang mga mamamayan tumututol. Lipa City muling namahagi ng mga bagong tablets para sa mga mag-aaral. Proyektong infrastruktura sa Bawan, Batangas patuloy sa rehabilitasyon. 2 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bayan ng Balayan. 3 individual na ka-recover. Bantay Dagat Volunteer sa 15 coastal LGUs na nalawigan ng Batangas, nasa mahigit 400 na. Para sa unang ratsyada ng mga balita, kusi,
sinagot ang mga espekulasyon na tatakbo para sa pagkapangulo si Mayor Sara Duterte Carapio sa ilalim ng PDP laban. Klaro ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carapio ukol sa hindi niya pagtakbo sa ilalim ng PDP laban. Yan ang naging pahayag ni Energy Secretary Alfonso Cusi na siya ring pinuno ng PDP laban. Ito ay dahil sa mga espekulasyon na tatakbo si Sara at ipapalit kay Senator Ronald Bato de la Rosa para sa pagkapangulo sa susunod na taon sa ilalim ng naturang partido. Samantala, running mate naman ni de la Rosa si Senator Bongo para sa halalan 2022. Matatandaan naman na nauna nagpahayag ng pagtakbo si Pangulong Duterte para sa pagka-vice-presidente sa susunod na taon. Subalit tumatras ito sa halipa ay sigo na nga ang pumalita. Dagdag ni Cusi dahil may advokasya rin naman si De La Rosa kung kaya't napagkasunduan ni Ania ng partido na siya ang tatakbuhin nilang presidente sa paparating na halalan. Samantala, pamahalaan, target na makapagbakuna ng 1.5 bilyong mamamayan araw-araw. Nais na maabot ng gobyerno ang target ito na mabakunahan ang nasa 1.5 milyong mga mamamayan araw-araw. Ayon yan kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Ito'y upang masiguro na magiging maligaya ang Pasko para sa lahat. Ayon din kay Galvez, bubuksan na nga ang pagbabakuna para sa general population, mga kabataan. Gayon din, target nila na mas mapadami ang mga mamabakunahang guro, estudyante, tourism personnel, mga OFW at seafarers. Dagdag pa ni Galvez, bibigyan prioridad naman ang mga gustong magpabakuna ay pagtutuunan pa rin ng pansin ng mga senior citizens at mga kabilang sa priority groups. 50 million ang target na mabakunahan ng gobyerno kasama na ang priority groups bago magpasko. Target din nila bago magpasko ay makumpleto na o nakumpleto na ng 70% ng mga nakatira sa NCR ang kanilang bakuna at ng 70% ng kabuuan ng populasyon bago dumating ang election period. Samantala, ibang balita naman tayo, antigen test ng mga hindi residente sa lugar kailangang ipakita sa pagpunta sa sementeryo sa Lubo, Batangas. Ilang mga mamamayan tumututol. Kasama sa panuntunan sa pagbisita sa mga sementeryo ang pagpapakita ng antigen test ng mga hindi residente sa lugar bago dumalaw sa mga sementeryo sa bayan ng Lubo, Batangas. Subalit, may ilang mga hindi sangayon sa nasabing kautosan. Isa na nga rito ang Barangay Talahib Bandayan sa Batangas City na katabi ng naturang bayan. Magiging hassle umano ito sa mga karatig barangay kung kaya dumulog ng apela si Barangay Chairman Mike Makalalad sa Lubo LGU hinggil sa kautosan. Aniya, maaari naman siguro na magsuot na lamang din ng face mask ang mamamayan dahil nakakaawa aniya ang kanilang mga tao. Para aniya nadidiscriminate ang mga ibang mga tao sa pagkakaroon ng antigen testing result bago makapasok sa sementeryo. Dagdag pa nito, nakadakda namang umuwi din ng mga bisita sa puntod ng mga bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong minamahal sa buhay. Subalit, tugon naman na naturang bayan na wala silang exemption sa pagpapatupad ng panukala. Ani Lubo Municipal Administrator Anea Victoria Sulit, wala umano sa agreement ng local IATF ang pagbibigay na exemption sapagkat hindi rin naman aniya sila residente ng Lubo kahit katabing barangay lamang ito ng kanilang bayan. Mula October 31 hanggang November 2 naman, isasara ang mga sementeryo ng Lubo. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa ating magbabalik ay iba pa mga init na balita. Manatiling nakatutok dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Nakapagpabakuna ka na ba? Ang mga bakuna na nagawa ng iba't ibang kumpanya sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng napakalaking potensyal at bisa upang maiwasan ang sakit na COVID-19. Ang bakuna ay makakatulong sa iyo ng malaki upang hindi mahawa o makuha ang sakit na COVID-19. Ito ay isang immunity na maaaring taglayin ng sinumang mababakunahan. Ito rin ay isa sa pinakamabisang hakbang upang maiwasan ang malalang pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang
pagpapabakuna ay hindi lamang makakatulong sa iyong pangsariling kaligtasan, bagkos ay makakatulong din na maiwasan ang maging carrier o tagadala ng sakit at makahawa sa mga taong iyong nakakasalamuha. Ang pagsuot ng mask at pagdistansya sa kapwa ay makakatulong sa pagsugpo ng COVID-19. Ngunit, mas makakatulong pa rin ang bakuna para sa garantisadong proteksyon. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Uy, kamusta? Oh, titingin ka pa sa iba. Oo, ikaw nga. Ako nga pala si Ate Mara. Maraming dalang kwento, maraming baong tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pag-aaral. Handa ka na ba ngayong bagong taon ng eskwela? Alam ko na yung mga linyahan mo, kaya naman, sagot ko ang mga hacks at tips para sa mas masayang taon ng pag-aaral. Oops! Gumising ng maaga, mag-stretching upang hindi kapuyin sa buong klase. Ha? May assignment? To-do list! Yan ang solusyon upang hindi mo makalimutan ang mga dapat mong gawin at unahin sa eskwela. Nakakabagot naman dito sa bahay. May alam akong solusyon dyan. Tumutok sa DWRS 96.5 para sa pinakabago mga balita at updates at makinig sa mga kanta at drama na tiyak kapupulutan pa ng aral. Nasa loob man ng paaralan o wala, maaaring maging kasiyasiya ang pag-aaral. Ako muli si Ate Mara, sana'y marami kang natutunan at matututunan pa sa buong taon ng eskwela. Gawing kasiyasiya ang bawat araw ng pag-aaral kasama ang Batangas State University at ng himpila ng DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa DWRS 96.5, The Voice and the Rhythm of the Sea. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Lipa City, muling namahagi ng mga bagong tablets para sa mga mag-aaral. Matagumpay ang naging muling pamamahagi ng mga bagong tablets para sa mga mag-aaral na nasa grade 8 at grade 9 ng Lipa National High School nitong Martes. Ito ay sa pangunguna ni Mayor Eric Africa, katuwang ang Team Bagong Lipa at ang pamunuanang naturang paaralan. Layon nito na mabigyan at magkaroon ng dekalidad na edukasyon ang mag-aaral sa lungsod ng Lipa. Ramdam naman na pasalamat ng mga magulang ng mga mag-aaral na nabigyan ng mga libreng tablets dahil sa tulong ng lungsod. Pasasalamat rin ang hatid ni Mayor Africa sa mga kaguruan at sa buong pamunuan ng paaralan na siya niyang naging katuwang sa pamamahagi ng libreng tablets para sa mga mag-aaral. Samantala, ibang balita naman tayo, Bantay Dagat Volunteers. Sa 15 coastal LGUs ng nalawigan ng Batangas, nasa mahigit 400 na. Para naman sa balitang ito, narito si Raymar Barcelona. Raymar, i-BatState, ulat mo. Lenny, may kabuuang 433 na mga voluntaryong miyembro ang mga samahan ng Bantay Dagat mula sa 15 coastal local government units sa lalawigan ng Batangas sa kasalukuyan na magkakatulong na nagpapatrolya at kumikilos sa mga dalampasigan at karagatan laban sa mga ilegal na gawain. Ito ang iniulat ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office na ibinabahaging ang mga Bantay Dagat volunteers ay buong puso at tapang na naglilingkod. Dalang hindi matatawarang galing at dedikasyon bilang sandata upang mapangalagaan ang mga marine protected areas at maprotektahan ang buong tubig munisipal laban sa mga mapanirang gawain sa kabila ng mga panganib at posibleng banta sa kanilang buhay. Katuwang ng tanggapan sa pagpapabot ng mga nasabing tulong at suporta ang Provincial Social Welfare and Development Office at iba't ibang mga non-government organization partners, kabilang na dyan ang First Gen Corporation, Malampaya Foundation Incorporated at Conservation International Philippines. Para sa BatStateU-lat, ako si Raymar Barcelon ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Raymar Barcelon. Samantala,
Dalawang bagong kaso ng COVID-19 na itala sa bayan ng Balayan. Tatlong individual na ka-recover. Para naman sa balitang ito, narito si Christopher Zara. Christopher, i-BatState, ulat mo. Lenny, nakapagtala ang bayan ng Balayan ng tatlong individual na na-recover. Samantala, dalawa naman na naitalang bagong kaso. Ayon sa pinakabagong ulat na inilabas kahapon, nasa 1,928 na ang kaso sa buong bayan. Sa kabuuan, nasa 37 na lamang ang nananatiling aktibong kaso matapos magpositibo kahapon ng dalawang individual. Nasa 1,771 na ang mga gumaling matapos madagdag ang tatlong pasyenteng na recover na mula sa mga barangay ng Pook at Gumamela. Samantala, nadagdag si NP1885 sa mga pumanaw, kaya nasa 180 na ang bilang ng mga nasawi. Ipinababatid ng Balayan Municipal Health Office ang taus-puso nilang pakikiramay sa mga naiwan ng nasawing kababayan. Paulit-ulit na paalala ng Department of Health na huwag kalimutang sundin ang mga ipinatutupad na health and safety protocols ng pamahalaan upang makaiwas sa COVID-19. Para sa BatState Ulat, ako si Christopher Zara ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Christopher Zara. Yan ang unang pasada ng mga balita. Sa ating pagbabalik, kaya hatid na namin sa inyo ikalawang bugso ng mga balita. Kaya manatili kang nakatutok dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahin, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 55 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga at narito na nga ang ikalawang pasada ng mga balita. Mga nasawi daw sa COVID-19, pumalo na sa 41,000. Makabagong alert level system o ang PACD na mahagi ng financial assistance sa ilang mga displaced workers at mga estudyante sa Kapitolyo ng Batangas. Bagong shredder composter handog ng DNR sa Tanawan, Batangas. Tanggapan ng Provincial Agriculturist at Capability Development Fund, nagkaisang tulungan ng mga magsasakang Batanggenyo. Halamang sinta, pinag-aaralan ng DOST bilang gamot sa COVID-19. Clinical trials, umaarangkada na. Isang bride na nagbabakuna habang nakagown, nag-viral. Single mom sa Daan Bantayan, Cebu, itinuring na pandemic achievement ang kanyang naipatayong dream house gamit lamang ang kanyang ipon. At bagong coach ng Adelaide 36ers, malaki ang tiwala kay Kai Soto. Para sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga nasawi dahil sa COVID-19 pumalo na sa 41,000. Para sa balitang ito, narito si Jerlyn Cabali. Jerlyn, i-BatState, ulat mo. Pumalo na sa 2,740,011 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang 4,806 na mga bagong infeksyon ng Department of Health nito lamang Webes. Batay sa datos ng ahensya, 65,835 mula rito ang mga nagpapagaling pa, habang 5,934 naman ang naitalang mga bagong recover lamang. 260 ang nadagdag sa mga bagong nasawi, kung kaya't sumipa na sa 41,237 ang total local death toll.
patuloy pa rin ang pagpapaalala ng ahensya na sundin ang mga health protocols upang mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Para sa BatStateU-lat, ako si Jerlyn Cabali ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Jerlyn Cabali. Samantala, PACD na bahagi ng financial assistance sa ilang mga displaced workers at mga estudyante sa Kapitolyo ng Batangas. Para naman sa balitang ito, narito si Eugene Buhisan. Eugene, i-BatState, ulat mo. Namahagi ng financial assistance ang pamahalaang lokal ng Batangas sa ilang mga displaced workers at mga estudyante sa pamamagitan ng Employment Assistance Program ng Provincial Assistance for Community Development o PACD. Naganap ang pagbibigay ng tulong sa Kapitolyo ng Batangas nito lamang nakaraang 20 ng Oktubre. Ang tulong pinansyal na ito ay bahagi ng iba't ibang tulong pang komunidad ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Dodo Mandanas. Kabilang sa mga maswerteng nabiyaan ng financial assistance ay ang 32 maestudyante na tumanggap ng tig 8,000 at 67 displaced workers naman na nakatanggap ng tig 5,000 bawat isa. Hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang nasabing financial assistance bilang tulong sa mga kapatid nating mga Batanggenyong nawala ng trabaho at mga masisigasig na mag-aaral sa gitna ng pandemya. Umaasa naman ang lokal na pamahala ng Batangas na sana ay makatulong ang nasabing programa sa mga benepisyaryo upang makapagsimula ng panibagong negosyong mapagkakakitaan at matulungan ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Nagbabalita para sa BatState Ulat, ako si Eugene Buhisan ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Eugene! Samantala, bagong shredder composter handog ng DNR sa Tanawan, Batangas. BatState Ulat sa umaga. Para naman sa balitang ito, narito si Pamela Buena Obra. Pamela, i-BatState, ulat mo! Bit-bit ng isang malaking truck ang isang bagong shredder composter machine na handog ng Department of Environment and Natural Resources sa bayan ng Tanawan, Batangas noong 20 ng kasalukuyang buwan. Dinaluhan ang pagtanggap sa naturong machine ng head ng City Environment and Natural Resources na si Engineer Rico Javier kasama ang assistant head na si Mr. Ariel Batan, Engineer Severino Ilaga na kasalukuyang tagapangasiwa ng MRF at iba pang miyembro ng nasabing ahensya. Sa ngayon, ang natanggap na machine para sa paggawa ng libreng organic fertilizer ay nakalagak sa Material Compost Facility sa Sitio Dayapan, Barangay Bilog-Bilog, Tanawan. Kaugnay nito, ang machine ay kayang magproseso ng 1 toneladang compost material sa loob ng 1 araw, habang ang shredder naman ay kayang gumawa ng 2 toneladang organic waste sa bawat araw. Samantala, inaasahan naman ng mga magsasakang Tanawenyo na makakatulong ito sa kanilang pagtatrabaho sa sakahan. Para sa BatState Ulat, ako, si Pamela Buena Obra ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Pamela Buena Obra. Sa ating pagbalik ay iba pang maiinit na balita ang aming hatid sa inyo. Kaya manatiling nakatutok dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Narito ang ilang tagubilin sa oras ng lindol. Ang lindol ay isang sakuna na nagmumula sa pagyanig at pagbibitak-bitak ng lupa. Maraming pinsala at panganib ang maaaring gawin nito. Kaya't dapat alam natin kung anong mga hakbang ang nararapat nating gawin bago at pagkatapos ng lindol. Maganda ng isang bag laman ng pangunahing pangangailangan na maaaring bitbitin sa oras ng pagyanig gaya ng mga delata, noodles, bigas, tubig, gamot at iba pa. Kung ikaw ay nasa loob ng 1 gusali, manatiling kalmado at humanap ng lugar na malayo sa mga bagay na maaaring bumagsak. Takpan ang ulo ng iyong mga kamay, bahagyang yumukod at magtago sa ilalim ng matibay na mesa o kama habang nagpapatuloy ang lindol. Iwasang tumigil sa harap ng matataas na gusali, poste o mga puno na maaaring bumagsak. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, huminto sa 1 lugar na malayo sa mga bagay na maaaring matumba gaya ng mga poste at iba pa.
Iwasang lumapit sa tulay at tunnel dahil maaaring masira mga ito habang papalakas ang lindol. Kung ikaw naman ay nakatira sa tabing dagat, maging alisto sa mga abiso mula sa local government unit dahil sa banta ng tsunami. Kung ikaw naman ay nakatira sa mataas na lugar, maging handa sa posibleng pagguho ng lupa. Suriin ang sarili at tingnan kung ikaw ay may pinsalang natamo sa katawan. Maging handa sa aftershocks na maaaring sumunod makalipas ang ilang minuto. Tandaan! Ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea, sa programang BatStateU-lat sa Umaga. BatStateU-lat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tanggapan ng Provincial Agriculturist at Capability Development Fund, nagkaisang tulungan ang mga magsasakang Batanggenyo. BatStateU-lat sa Umaga. Para sa balitang ito, narito si Mary Jane Reyes. Mary Jane, i-BatStateU-lat mo. Nabiyayaan ng mga bigating makinarya ang mga magsasakang Batanggenyo mula sa tulong ng tanggapan ng Provincial Agriculturist o OPAG, katuwang ang Capability Development Fund. Ang pondo kasi na natanggap ng OPAG mula sa Capability Development Fund ay ibinili ng 4 na units ng 92.5 HP 4-wheel drive tractor, 2 units ng 41 HP 4-wheel drive tractor, at 2 units ng multi-tiller cultivator na pawang may mga kompletong implements at accessories. Bilang tugon naman ang tanggapan sa hiling ni Governor Dodo Mandanas, ang mga nabiling agricultural equipment ay magiging susi sa patuloy na pagpapalakas ng pagsasaka sa lalawigan ng Batangas sa kabila ng kinakaharap na pandemya. Para sa BatStateU-lat, ako si Mary Jane Reyes ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Mary Jane Reyes. Samantala, ibang balita naman tayo. Halamang sinta, pinag-aaralan ng DOST bilang gamot sa COVID-19. Clinical trials, umaarangkada na. Para naman sa balitang ito, narito muli si Raymar Barcelon. Raymar, i-BatStateU-lat mo. Sinusuri na rin sa ngayon ng pamahalaan ng halamang sinta na may scientific name na Andrographis paniculata bilang gamot sa mga pasyenteng may COVID-19. Ang sinta ang kilalang alternatibong gamot para sa diabetes. Ayon kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, bukod sa Pilipinas, mayroon na rin ibang mga bansa na pinag-aaralan ang naturang halaman. Ilan sa mga common names ng sinta ay serpenta, likha at aloy. Samantala, nagpapatuloy naman ang clinical trial sa ilan pang mga alternatibong mga gamot. Unang lumabas sa initial na pag-usuri sa virgin coconut oil, lagundi at tawa-tawa na mabisa ang mga ito laban sintomas ng COVID-19. Gayunpaman, nilinaw ni Montoya na hindi pa rin itong maituturing na gamot laban sa naturang karamdaman. Para sa BatStateU-lat, ako si Raymar Barcelon ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat muli, Raymar Barcelon, sa ating gagabalik. Good vibes balita na tayo, kasama pa ang sports balita. Kaya manatili kang nakatutok dito sa BatStateU-lat sa Umaga. May kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang COVID-19 ay walang pinipiling lugar, walang pinipiling pagkakataon, at walang pinipiling edad. Kaya't upang mapangalagaan ang ating sarili laban sa coronavirus disease, narito ang mga dapat nating gawin. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa ating mata, ilong at ating bibig. Kung tayo ay nauubo o nababahing, siguraduhin may wastong respiratory hygiene sa pamamagitan ng pagtatakip ng ating bibig at ilong. Iwasan ang matataong lugar at malapit na pagsalamuha sa mga taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung may nararamdamang sintomas. Kung ikaw naman ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, siguraduhin magpakonsulta at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan.
Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugsubugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng imprastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Good news updates dito sa balitang Good Vibes. At balitang nakaka-good vibes na nga tayo, isang bride na nagpabakuna habang naka-gown, nag-viral. Para sa good vibes balita na ito, narito si Jaisel Francisco. Jaisel, i-BatState, ulat mo. Talaga namang bakunado, protektado si Marlene Carabio, isang bride mula sa Cebu City. Aba, imbes ba naman na sa reception magtuloy ang bagong kasal, ay mas pinili nilang sa vaccination site magdiretso. Ayon kay Marlene, nakaschedule kasi siyang magpabakuna ng second dose ng Pfizer vaccine contra COVID-19 sa mismong araw ng kanyang kasal. Kwento niya, bandang alas 12 na ng tanghali natapos ang seremonya sa simbahan at wala na siyang panahon pa para magpalit ng damit. Kaya't dumiretso na lang sila ng kaniyang asawa sa vaccination site at dumating naman sila doon ng bandang alas 12 ng hapon. Naging rason naman ni Marlene ang layo ng kanilang lugar sa vaccination area, kaya mas pinili niyang pumunta doon kahit siya ay naka-bridal gown pa. Dagdag pa niya, may mga natuwa din sa kanya at nagpa-picture. Masaya naman daw si Marlene dahil ngayon ay fully vaccinated na siya. Yan ang balitang good vibes dito sa BatState Ulat. Ako si Jaisel Francisco ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Jaisel Francisco. Samantala, isa pang nakaka-good vibes na balita. Single mom sa Daan Bantayan, Cebu, itinuring na pandemic achievement ang kanyang maipatayong dream house gamit lamang ang kanyang ipon. Para naman sa good vibes balita na ito, narito. Si Shekinah Yuson. Shekinah, i-BatState, ulat mo. Proud na ipinakita ni Wendy Arias Gado, isang single mom mula sa Daan Bantayan, Cebu, ang two-story house na kanyang naipatayo. Sa kabila ng sitwasyon na si Wendy ang tumatayong ina at ama sa kanyang tatlong anak, nagawa niya pa rin makapagpatayo ng bahay gamit lamang ang kanyang ipon at nang hindi nangungupahan para sa construction. Ayon sa kanya, maraming taon na sila'y nangungupahan lamang ng bahay sa Cebu City at hindi may tatangging ito ay naging mahirap para sa kanya, lalo't bilang single mom, siya lamang ang nagtatrabaho para sa buong pamilya. Kaya naman nangarap siya at buong pagtatiyagang nagtrabaho at nag-ipon para sa pinapangarap na bahay. Taong 2019 nung siya ay nagplano na sila'y makalipat patungong Daan Bantayan, Cebu, kung saan ay mayroong sariling lote ang kanyang pamilya.
Ayon sa kanya, sa kabuuan ay gumastos siya ng nasa 700,000 piso para maipatayo ang bahay. Bagamat noong simulan niya ito noong nakaraang taon, ay 200,000 piso lamang ang kanyang initial fund. Dahil sa kanyang pagsisikap ay hindi naging imposible na makamit ang kanyang pinapangarap na bahay. Dagdag pa niya, maituturing na team effort ang pagpapatayo nila nito. Dahil pagdating sa disiplina, sa pagtitipid at pag-iipon ay katuwang niya ang kanyang mga anak. Masayang-masaya si Wendy at ang kanyang buong pamilya dahil sa darating na Disyembre ay makakalipat na sila sa kanilang dream house. Tunay na maituturing ito ni Wendy bilang isang pandemic achievement para sa mga single mom na tulad niya. Hindi imposible na matupad ang iyong pangarap para sa iyong pamilya sa kabila ng pagod ng pagtataguyod sa kanila. At para sa mga nagnanais magpatayo ng bahay sa kabila ng pandemya na ating nararanasan, payo ni Wendy na maging matalino sa pagmo-monitor at pagpaplano pagdating sa paggastos at tandaan gawing lifestyle ang pagtitipid. Para sa BatStateU-lat, ako si Shikaina Gloriuson ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Shikaina Yuson. Samantala, narito na ang ating sports balita. Sports balita. At para nga sa ating sports balita, bagong coach ng Adelaide 36ers, malaki ang tiwala kay Kai Soto. Para sa balitang ito, narito si Adrian Arroyo. Adrian, i-BatStateU-lat mo. Malaki ang tiwala ng bagong coach ng Adelaide 36ers na si Coach CJ Bruton kay Filipino teen sensation Kai Soto na kaya nitong umarangkada sa kanyang debut game sa Australian National Basketball League sa paparating na December. Sinabi ni Coach CJ na matagal niya nang sinusundan ang kakayahan ni Kai Soto na agad nitong makikita sa opening ng NBL sa December 3. Maliban sa pagkakakuha kay Soto bilang kauna-unahang Filipino player ng NBL, ay si Coach Bruton ang isa pa sa malaking hakbang na ginawa ng 36ers. Naging maingay ang karir ni Coach CJ Bruton noong 2016 matapos nitong maging assistant coach ng Brisbane Bullets na nagsabi rin sa koponan na kunin si Kai Soto dahil sa pinamalas nitong galing sa UAAP High School at sa FIBA Youth Competitions. Yan, Lenny, ang aking Pinoy Pride Sports Balita. Para sa BatStateU-lat, ako si Adrian Arroyo ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Adrian Arroyo. Samantala, narito na ang ating ulat panahon. BatStateU-lat sa umaga. That's a Northeasterly surface wind flow, makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan ang Batanes at Cagayan Province. Ang Calabar Zone naman at natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maliwalas na panahon, subalit may tsansa ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Samantala, sa Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga Region ay maapektuhan ng ITCZ at low pressure area, kaya naman asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay asahan rin ang maliwalas na panahon, maliban na lamang sa mga dagdigang pag-ulan na minsan ay may kasamang pagkulog at pagkidlat, dulot rin niya ng localized thunderstorm. Samantala, nakataas po ang gale warning sa baybayin ng Batanes, Northern Coast of Cagayan kasama ng Babuyan Islands at Northern Coast of Ilocos Norte. Kaya naman, hanggat maaari ay huwag munang papalaot ang ating mga kababayang mga isda, lalo na ang may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:49 ng umaga at lulubog mamayang alas 5:34 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update. Para sa palitan ng piso kontra US dollars, 50.80. Canadian dollar, 41.25. Saudi riyal, 13.55. Singaporean dollar, 37.83.
Euro 59.18, Chinese Yuan 7.95, at Japanese Yen 44 centavos. Yan ang unang pasada o yan ang mga balita ang nakalap namin sa buong magdamag. Pinakanapapanahon, pinakabagong mga balita. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Ako muli ang inyong naging kabatstateU-lat, Lenny Ilaw. Muli tayong magsasama-sama alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Subalit ang akin pong pagbabalik ay sa November 3 na po. Kaya po magpapamiss muna kami ng bahagya dahil ang ating pagbabalik radyo ay sa November 3 na po muli. Ito muna po ang ating panghuling pag-ere, pansamantala. Ayun. At magbabalik din tayo sa November 3. Kaya naman, pakatutukan po ang aming mga updates at announcements. At i-like at i-follow ang ating Facebook page nang sa gayon ay kayo po ay updated sa mga announcements, mga sorpresa na hatid namin sa inyo at iba pa. Ano? At ganoon din po, huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell sa ating YouTube channel, DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At makikita niyo po dyan ang full animated videos ng ating mga paalala kasi po yung nagpa-flash po dito sa ating screen sa live stream ay mga pictures lang po o mga clips lang ng ating full animated video. Kung gusto niyo pong makita yan at mapanood, nasa ating pong YouTube channel. Ganun din po, kung kabubukas mo lang ng iyong radyo at ng iyong live stream ngayong araw na ito, ay pwede mo pa rin balik-balikan ang aming mga episodes sa ating YouTube channel. At 64 days na nga lamang, Pasko na! Samahan nyo kami hanggang alas 5 ng hapon para sa masayang tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa DWRS 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Halika na, ika'y sumama. Magbibigay kami ng pag-asa. Tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaangkla. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Boses ng BatStateU-lat, nasugbo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Isyo ng bayan, talakayin at pag-usapan. Nangungunang radyo number 1 sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Iangat ang tinig ng kabataan. Damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. 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 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea.